Magandang hapon po sa inyong lahat. Assalamu alaikum. At narito po tayo ngayon sa Owarad. Meron po tayong dito na dumating po galing po sa Qatar. Qatar na naman. Isang distressed OFW na umuwi, nagkasakit. At buti lang nakauwi at ngayon ay narito sa ngayon sa OWA. At sinundo po ng ating OWA personnel sa airport para dalhin dito sa rat, para tulungan po makapagbigay ng pamasahe pauwi sa Pilipinas. Ati po ay nakainom po ng isang baso na akala niya ay tubig pero lason pala. At yung baso na yon ay inilagay daw sa kanyang anyang amo. So nadininay naman ng amo, merong record sa hospital, sabi aceton daw yung nainom niya. Ngayon, kausapin po natin siya kung ano po nangyari para at least makapagbigay po ng warning. And paalala rin sa mga agencies po, mga foreign recruitment agency and PRA, kilalanin niyo po maigi yung mga naging employer ng mga workers, dahil hindi meron pa rin talagang employers na gagawa ng hindi maganda, katulad po ng naranasan po ni ate. Okay? At, okay. Ito po si ate. Ate, kailan ka dumating mula sa Qatar? Ngayon na po, April 2. Ngayon ka lang dumating. Okay. Ate, ikwento mo sa akin, bilanggit mo sa akin ngayon na ikaw ay nakainom ng isang baso. Not na may baso, ano? Empty bottle. Empty bottle. Mineral water. Oo. Nag-expect ako na akin yung tubig na yon. Oh. Ininom ko. So pag inom ko, may aseton. Kaya sinabihan ko yung amo ko, sino naglagay doon ganit ng tubig doon, ng mineral water na may aseton. Sabi niya, hindi namin alam. Sabi niya, may tao daw na nag-renovate sa bahay niya ng pintor. Tapos, baka doon nilagay. Nagtaka ako, kung may pintor na nagpunta doon, bakit niya ilalagay sa mineral water na alam naman niya na kitchen ang pinasukan niya. Tapos, isa pa, nung that time na yun, yung alaga ko humingi sa akin ng tubig. Sabi ko, take water outside because this is my water. Nag-wonder lang ako kasi nag-born yung ganito ko after 3 days. Nang dala ako sa ospital, ang nakalagay doon, 1 teaspoon acetone, I drink. Tapos nirisitahan nila ako sa awa ng Diyos. Hindi naman masyadong malala. Pero 3 days ko pa siyang nararamdaman yung burning ko dito. Hindi ako makapagsalita. Sa tingin mo ba, sinasadya ng amo mo yun? Hindi ko. Mahirap din mag-conclude. Basta ang sinabi ko lang sa amo ko, check the camera. Kasi wala siyang ginawa na chinyek yung camera niya. Pero sabi niya, we will bring you in the doctor. How many times she go to my room, Tati, wake up, go, I will bring you to the doctor. And po, why? So because you said to me, you drink like this, like the acetone. And po, yeah, then that time na yon at 12 o'clock, I go to the hospital, Ahmad Hospital. And then I bring also the bottle. Lapit mo na nakikinig, narinig ba? I drink it because we have little remaining. Oh, lapit yung camera mo, LB. Dinala ko, binigay ko, pinakita ko sa doktor, ito po yung inainom ko. Sabi niya, this is acetone. Niya, sabi naman ng amo ko, baka paint daw yun ng pintura. Hindi daw yun paint ng pintura. Acetone daw yung nakalagay. Yung na nagtaka ako, bakit na? Pero after that one, palagi kami nag-a-argue. Sabi niya, Kati, when she come to the kitchen, she said to me, I will kill you. After 2 weeks, that time, I drink accidentally this one. And then she said to me, did you think, madam, I'm stupid that I want to drink acetone? I came here to Qatar to earn money for my children. And she said, I don't know who put that one. I said to her, I don't know also. At tingin mo, mayroon bang background na hindi maganda regarding sa employer mo? Mayroon. Kasi lahat ng katulong doon, sabi nila, Kati, hindi ka magtagal. Kasi hindi ka kasi maniniwala. Lahat ng katulong dito, hindi magtagal sa kanya. Dahil palasigaw siya, nagmumura siya. Lahat ng, tapos nagtatapon siya ng mga something inside in the kitchen, kaldero or kutsara na ayaw niya. Masilan po siya na employer. Mabuti na kaligtas ka, mabuti na nagamot ka. Ano, ilang araw bago ka nadala sa hospital? Not araw, mga 3 hours to 4 hours ako nadala niya sa hospital. Hindi mo nakita na ano, basta alam mo bakit empty bottle yun. Kasi akin tong tubig na to, sabi ko, akin, this is my water. She put that one in the kitchen because I cook already in the kitchen. I am the one to cook there. And then when I go there in the kitchen to make a hot her food, I saw my water. She put inside like this, then I drink because this is my water. Oh.
that time when I drank, I said, "Who put this one? This is acid. This is something bad in my when I drank." Sabi niya, "I don't know, Kati. Drink water and go to the bathroom and make gargle and drink yani something like milk." Mm. And then after that, mahirap kasi sir mag-conclude nandun ako sa kanila. Mahirap mag-point out na siya ang naglagay. Kasi ang sabi niya sa akin, baka nilagay yan nung nagpintura dyan sa kitchen. Kasi nagre-reprint yun siya, nag-renovate ng bahay niya. Pero after that one, sir, palagi niya ako sinasabi sa kitchen na, "Kati, I will kill you." I said, "Sir, don't kill me, bro. I have children in the Philippines." Sinasabi lagi ng mama, "I will kill you." He said to me, "I will kill you." Even that one is, he said, "No, I'm joking." So even that one is joke. Don't joke like that. Because she is a doctor also. She's a doctor. Ngayon na nakauwi ka na, naramdaman mo, okay ka na? Okay na. Kasi nandito ang OWA na tumutulong sa akin. Nandito yung... akala ko na hindi ako makauwi. Tapos lumapit ako doon sa polo sa OWA sa Qatar. Sa awa ng Diyos na itumulong din sa akin. Isa din yung... may tumulong din sa akin na advocate yung nag-text sa akin. Tapos yung pamilya ko nag-complain din sa polo na ganito ang nangyari. Yun, nauwi ako sa awa ng Diyos. Balak mo bang asuhan yung agency mo? Hindi na, sir. Kasi ang importante, nakabalik ako. Yun lang. Ang importante lang talaga, safe ako makauwi, makapagtrabaho uli. Kasi mahirap na. Ano may papayang mo sa mga kababayan natin? Mag-ingat kayo. Huwag kayong mag-trust ng kahit sino sa loob ng bahay, kahit amo nyo pa yan. Huwag kayong mag-trust. Mahirap ang ganitong sitwasyon. Buti na lang hindi ako nakulong. Buti na lang hindi ko nabigay yung tubig sa anak niya. Oo, kasi kung nabigay ko yun, wala na ako dito ngayon. Hindi ako makauwi. Andun ako sa kulungan ng Qatar. Buti na lang ako ang nakainom. Oo nga, no? Buti. Ibibigay ko talaga sa kanya. Yung time na yun, humingi ng tubig sa iyo. Oo, humingi yung tubig sa kanya, sa akin. Kati, make for me something like medicine, powder, to make it there, I put water. I said to her, "Take water outside because this is not your water, this is mine." Alhamdulillah, hindi ko nabigay sa anak niya. Kasi kung nabigay ko sa anak niya, siguro ngayon wala ako dito. Nasa kulungan ako.